welcome to my channel. So ngayon, i-share ko sa inyo yung naging experience ko using this Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. Sobrang nagustuhan to ng oily skin ko. Yes, okay po siya sa oily skin kasi kapag oily skin tayo, dapat ang mga hinahanap natin na mga products ay gel type or water-based type. So ayun, dahil gel type naman po itong mismong product na ito, so ginamit ko po siya araw-araw kasi nga dapat everyday tayong nagsasunscreen, alam nyo yan. Yun yung number one na pangangalaga natin sa skin natin ay yung paggamit ng sunscreen. At ito yung pinaka-affordable na product, anti-aging. So ayan, start na natin. So ubos na ito, pasensya na, baka hindi ko na mapakita sa inyo yung itsura ng mismong product. Ayan, simot na kasi to guys. Wait lang ha. Try natin, baka maipakita ko pa sa inyo. Ayun, may malabas. Ah, mamaya na lang guys. Mamaya ko na lang sisimutin. May konti pa kasing laman nito, kaya gusto ko sana siyang hatiin para makuha pa yung laman sa loob. So anyway, start muna tayo sa mismong packaging. So ganito pa yung itsura niya. Ayan, 50 grams po ito at ang presyo niya ay 320 pesos. And mura naman siya guys, dun sa price na 320 pesos and 50 grams. Alam niyo naman na medyo pricey ang mga sunscreen, di ba? So this one is made in Korea. At meron siyang SPF 50+. Nakakasmoothen siya ng skin. Pwede niya maprotektahan at nakaka-moisture din siya. Yes guys, this one is moisturizing sunscreen na din. Pero syempre huwag kayong maasa dito na mamamoisturize niya ng tuluyan. Alam niyo yan, hanggang maghapon yung skin niyo, kailangan gumamit pa din kayo ng mga moisturizer na gel type or water based. Kung oily skin kayo, combination na acne prone skin na katulad ko, okay? And then sa likod naman may nakasulat na aloe vera, bamboo leaf and wood apple. Yun yung main ingredients ng product na ito. So ayan, ulitin ko pa, pagpasensya niyo na kung mabubulol ako sa video na ito. Sobrang dami kong singaw, so masakit sila pag tumatama sila sa mga ngipin. Kaya medyo mahihirapan akong magsalita, pero go pa din para sa ekonomiya ng Pilipinas, di ba? So ayun, sabi niya dito, get the ultimate sun protection with Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. Contains aloe vera, a rich source of antioxidant to protect and calm skin. Alam niyo naman yon, aloe vera lover katulad ko. Bamboo leaf for silky smooth skin. And wooden apple to control sebum and minimize the appearance of pores. Uy, bongga ha? Ang alam ko lang kasi pag i-exfoliate ang nakaka-minimize ng appearance ng pores. Bongga, di ba? And then, direction for use, apply evenly all over your face and neck at least 30 minutes before sun exposure. Reapply every 2 hours. Use daily for best result. Actually, guys, hindi ako nagre-reapply every 2 hours. Yung application ko, guys, umaga lang tapos maghapon na yon. Ang ginagawa ko na lang, iniiwasan ko na lang talaga na magbabad sa araw. Kasi ang hirap mag-reapply ng sunscreen, lalong-lalo na kapag nasa trabaho. So ako, guilty ako dun guys, yung mga hindi nagre-reapply ng sunscreen. So ito po yung ingredients niya. Ayan, pag-uusapan natin yung ingredients mamaya. Ayan siya, nakita ba? Ayan, piling ko kita naman. And then meron siya nakalagay dito, this one is cruelty free. O ayan, para sa mga pet lover. Paraben free, alcohol free, gluten free. And 12 months kailangan, maubos mo na siya kapag inopen mo kasi ma-expired na siya. And then this one is vegan. So anyway guys, i-review na natin tong mismong product na ito. Ito guys, sobrang okay niya for daily use. Kasi nakaka-prevent siya ng skin cancer. Kung nagbababad ka sa araw, o kung yung trabaho mo ay babad sa araw, tapos hindi ka gumagamit ng mga product na may SPF at least 50 or 30, kahit 30 man lang, okay na yun kasi 97% na yun ng sun protection, di ba? So, SPF 50, ganyan. Sa may mga sun protect, ayan, pwede ka magkaroon ng skin cancer, especially kung babad na babad ka talaga sa araw at lagi-lagi yung pagkakababad mo sa araw. Ito guys, best siya for oily skin na katulad ko and acne prone skin. Alam niyo ba guys, kapag gumagamit kayo ng sunscreen, pwede pa lang maka-irritate yun, pwede pa lang maging cause ng mga pimples ang sunscreen. So buti na lang itong product nito, hindi naman ako nagkaroon ng pimples. And anyway, para lang sa kalaman ninyo, binili ko po ito sa sarili kong pera, binili ko siya sa Watsons. Ang kaso nga lang, ang problema ko ngayon, hindi ako makapag-repurchase kasi laging out of stock to mismong product nito. Hindi ko nga alam, parang hindi na yata sila magre-release ng ganito, wag naman sana. So sabay-sabay na lang tayo mag-check out. Nahanap ako ng link sa Shopee, sabay-sabay tayo mag-check out ulit ng product na ito. Guys, wala tong white cast, hindi katulad ng mga product na sobrang mamahal. Meron ako isang product guys na binili, grabe yung white cast niya, Biore yata, Bior, basta hindi ko alam kung paano i-pronounce yung brand na yon. Pero ito guys, wala siyang white cast, kaya hindi kayo mamumblema.
Wadlera yung consistency niya, guys. Kaso nga lang, hindi na kasi ako makakuha ng sample para sana maipakita sa inyo. Yung itsura niya, guys, kapag in-apply mo sa face, ay milky white. Lumabas ka na. Ayan! Ayun! Guys, ganyan yung itsura niya. Tapos watery. Ayan, kung makikita ninyo, watery talaga siya. At sobrang okay niya, guys. Kapag in-apply mo sa face. So, ay sayang, no? Wait lang, lalagay ko sa kamay. Eh, madali siyang ma-absorb, wala siyang tacky peeling, wala siyang greasy peeling. Sobrang okay nito, guys. Tapos guys, yung amoy niya, okay, hindi siya nakakairita. Parang hindi siya sobrang powering. Hindi siya sobrang maamoy, hindi siya sobrang bango na masakit sa ilong. Kasi may mga ganong sunscreen ako na na-try. Masakit sa ilong, tapos may stinging effect sa mata. Ganon. Ito wala naman siya. 98% yung protection na makukuha mo dito, guys, kasi SPF 50 siya. Guys, please, don't skip sunscreen. Kasi ang sunscreen, guys, ay sobrang okay sa atin. Kahit nasa bahay ka pa, kahit nasaan ka pa, wear sunscreen every day. This is lightweight, hindi siya greasy, hindi siya malagkit, mabilis ma-absorb ng skin natin. Sobrang okay nito, guys, especially kung first time nyo palang gagamit ng sunscreen, hindi kayo masisira ng loob. Kasi may mga sunscreen tulad ng sabi ko sa inyo na may white cast. Tapos syempre baka ngisipin ninyo, baka may white cast din yung ibang product, ganyan, aalamin nyo pa, di ba medyo may stress pa kayo. So ito, guys, wala talaga siyang white cast. And guys, wala akong masabing hindi maganda dito. 10 out of 10, 2 thumbs up, okay na okay talaga siya sa akin. Oily skin ako, guys, ha, and acne prone skin, and okay siya, hindi ako nag-oily kapag ginagamit ko tong product na ito. Tapos meron din siya dito, guys, na Dimethicon. Ang alam ko kasi, guys, ang Dimethicon, nakaka-seal siya ng moisture sa balat natin, nakaka-improve din siya ng acne kung meron kayong acne, and then kapag natanggal yung acne, kapag gumagamit tayo ng sunscreen, pwedeng hindi na sobrang mangitim or mag-red or mag-black, o kung ano man, basta hindi na masyado magiging halata yung pimple marks natin kapag gumagamit tayo ng sunscreen. Tapos guys, yung finish nito may pagka silky smooth, ganun yung itsura niya. Basta maganda talaga siya, guys. Pasensya na hindi ko na maipapakita sa inyo yung itsura niya, pero tatry ko, guys, sisimutin ko tong product na ito, and then dun sa bare face ko, dun sa kalahati, ipapakita ko sa screen kung meron man ako makukuhanan. Yan po yung itsura niya kapag in-apply natin siya sa skin natin. Ang hindi ko lang gusto dito, guys, ay yung lalagyanan niya. Kasi, guys, hindi ito ideal para sa mga gel type or water-based type na mga sunscreen or kahit anong product, actually. Hindi ko gusto yung mga ganitong lalagyanan. Tapos, ang hindi ko pa gusto, guys, kasi di ba kailangan kapag nagsasunscreen ka para sa mga baguhan pa lang na nagsasunscreen dyan o para sa mga hindi gumagamit ng sunscreen ay mabahala na kayo. Ang gagawin natin kasi, guys, kapag magsasunscreen tayo, meron tayong tinatawag na two-finger rule. So, lalagyan mo yung dalawang finger mo and then i-apply mo yun sa mukha mo. Yung dalawang finger na yun, yun yung enough na amount ng sunscreen na dapat mapunta sa face natin para maprotektahan tayo sa araw. So, ang ginagawa ko, guys, dahil nga medyo may pagka-watery ito, isang finger muna and then apply. Tapos, hintayin ko siya medyo mag-set ng konti and then another finger. So, hindi ko pinagsasabay yung two finger na i-apply sa mukha ko, guys. Kasi, guys, kapag two finger agad yung ina-apply ko, masyado siyang madami. So, ang ginagawa ko, one finger muna, apply, and then yung second naman, apply ulit. Kung hindi okay sa inyo, yung two finger na pagsasabayin agad na ilalagay sa skin, gawin niyo, guys, one finger muna and then yung second, pagkatapos na i-apply yung first, tapos medyo nag-set, dun nyo i-apply yung second. And then, guys, may nakita din akong dermatologist na ang sabi niya, isa pang technique sa paglalagay ng sunscreen, kung ayaw niya yung two-finger rule na yon, ay paganyan. Lalagyan niyo ng product dito sa noo hanggang dito, and then sa dito hanggang doon. Yung pa-cross, alam niyo yon, ganun yung lalagay niyong amount para maprotektahan yung skin niyo. Kaso nga lang, guys, eto kasi hindi siya ideal para dun sa ganun na technique kasi sobrang laki ng butas niya. Sana mas maliit lang yung butas na lalagyanan, tsaka sana palitan nila ng lalagyanan kasi sobrang okay ng product na ito tapos ganito yung lalagyanan niya. And then, guys, yun nga, meron siyang aloe vera, bamboo leaf, and wooden apple. Yun, guys, ay nakaka-nourish ng skin natin. And ang nakita ko dito, guys, meron din siyang titanium dioxide, kung di ako nagkakamali. Patingin nga, hanapin ko. Yes, meron siyang titanium dioxide. Sobrang love ko to, guys, kasi hindi ako nag-oily. Hindi siya nag-trigger para mas maging oily yung skin ko. So, yun na yung review ko para sa product nito, guys. 2 thumbs up. 10 out of 10 talaga siya. Babalik-balikan at magiging forever na yata. Dito lang yata may forever. Basta sobrang ganda at okay na okay siya sa akin. Sa experience ko, gumanda din yung face ko dahil sa paggagamit ko ng sunscreen at sa mismong sunscreen na ito.
So, thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo itong video na to at yung review na ito. Kung nagustuhan niyo, please like this video. Comment below kung may mga hindi pa ako nasabi patungkol sa product na ito. Kung may mga na-experience kayo sa paggamit ng product na ito, pwede niyo i-comment sa ilalim para mabasa din ng mga manunood ng product na ito. At syempre, huwag niyo kakalimutang mag-subscribe! Bye!